na guys. So it's lunchtime today and nakapila tayo dito sa isang sikat na beef noodle place dito sa Taipei. And kakain tayo ng beef noodles for lunch. Ang maganda pa guys, 1 minute walk lang to from our hotel. Diyan lang paglabas natin, hotel na o. Nag-search lang ako lang saan ba masarap kumain ng beef noodles near Taipei Main Station. Tapos ito yung lumabas. Ang mura ng mga menu nakita ko $18, $70. I'm so excited. Ito yung place guys, Liu Shandong beef noodles. Daming tao, nakapila na nga ako eh. Ang haba ng pila eh. Ay, nakita ko palang 80 na price is beef noodle soup without beef pala. So dito tayo sa ano guys, yung pure braised beef noodle soup, $160. Dito lang siya sa maliit na eskinita. Paglabas mo dyan, tas kaliwa, andyan na yung hotel natin. Yan yung bus stop na sinakyan natin kahapon, di ba? Super lapit lang. This is the place. Guys, may nakikita akong Michelin logo. Oh, Michelin 2018-2019. Nice. Ibig sabihin, masarap to guys. Ito yung mga condiments nila guys. Ito masarap to. Hindi ko lang alam kung anong tawag dyan. Ito na hindi ko alam. Ayun, bawang, sili. Excited ako dyan. Masarap yung beef noodles. Tapos may sili, di ba? Yun yung food natin guys. Pure beef noodles. Let's eat. Ang laki pala nito. Grabe. Matataba yung noodles niya. Lagyan natin ito. Nakita ko nilalagyan nila nito. Ayan. Masarap siguro to. Ay, nakakain ako nito kahapon. Masarap siya guys. Ayan. Ayan. Siyempre lagyan natin sili. Para masarap. Alright, tapos na tayo kumain guys. 12:40 na lang tanghali ngayon. Ang sarap, gabi. Naubos ko yung noodles, pero yung sabaw hindi. Kasi sobrang laki. Yung nilagyan nilang plato, parang pandalawahan tao na, no? Ang napansin ko lang dito guys sa Taiwan, yung mga local restaurants nila, walang mga tubig. Di ba kahapon yung sa kinain na natin, walang tubig? Dito din. Kaya nasa samid-samid na ako. Wala akong mainom na tubig guys. Hinigop ko na lang yung soup. But yeah, anyway, balik na tayo ng hotel. Pero before tayo bumalik, bili tayo ng milk tea. Kasi dito sa street namin, ang daming milk tea. Nabanggit ko kahapon, di ba? Ayan, teka. Hintayin natin baka ano yung bus. Ito yung bus stop na sinakyan natin kahapon, di ba? Nung papunta tayo yung Chiang Kai-shek, ganyan. Super lapit yung bus stop sa akin, guys. Ayan lang. Yung hotel natin, dyan sa kanto na yan, pagkanan, dyan na. Taipei Main Station kasi ito eh. Kaya super convenient. Ayan o, kibuki milk tea. 50 milk tea. Itong red, the protein box, milk tea. Yung kulay blue, milk tea din. So parang gusto kong itry yung 50. Ito. Ayan na yung store nila guys. Naka-order na ako ng bubble milk tea for $55. Nihintay ko na lang. Baka ako na yung tinatawag. Got our milk tea guys. Sarap. Normal ice, normal sugar. Sarap. Balik na muna tayo ng ating hotel guys. Hi guys, so we're out and about and alas 6 na ng gabi dito sa Taipei, Taiwan. And para sa video na ito, pupuntahan natin ang isa sa mga sikat na food night market dito sa Taipei, ang Rauhe Night Market. So magte-train tayo ngayon guys para naman mapakita ko sa inyo kung ano yung tsura ng train stations and yung mga trend dito sa Taiwan. Baka sabihin nyo kasi lagi tayo nagbabas, this time mag-train tayo para makita nyo rin gaano kaganda and kaano rin ka-efficient ang train system ng Taiwan. Nandito na ako guys sa labas ng Taipei Main Station. Napakalapit talaga ng hotel natin sa Main Station, grabe. Ito lang yung hotel natin, no, sa kanto na yan. Ito na ang Taipei Main Station. Ayan, no, diba? So pagbaba dito ng subway, alam ko meron malaking mall dito. Taipei Mall ba yun? Or Taipei Underground Mall, something like that. Station Front Metro Mall pala, nasa harap ko. Teka, pakita ko sa inyo. Ayan guys, medyo malabo lang. Pero yan ang exit Z8 ng Taipei Main Station. So pagkanan mo dyan, dyan yung hotel natin. Sobrang lapit natin, no? Ayan yung Taipei Main, no? So dito na tayo bababa. Let's go! Okay, let's go. Baba na tayo.
palit camera tayo guys, kasi kapag mga ganitong walking vlog, mas magandang gamitin si DJI Pocket. May dala pala akong coat, baka sakaling mag-drop na naman yung temperature mamaya, at least handa tayo. Pero ngayon, I'm wearing my button-down polo from GU. Gamitin natin yung EC card dito sa Taipei Main Station, guys. Ayan, sundan natin. May signage naman yung MRT Taipei Main Station. So, diretso lang tayo dito. Ito yung sinasabi kong may mall sa underground, guys. Napakalaki nito, grabe. Sipin yung underground to, tapos ganito kalaki yung space, no? Amazing. Okay guys, so nakaakyat na tayo dito. And napansin ko yung mga lockers dito guys. $60 for 3 hours. So kung mga 9 hours, $180, less than 400 pesos. Mas mura pa rin, no? Ganyan na siya kalaki. Kasya yung blue natin na maleta dyan. So kung naghanap kayo ng mga lockers dito. Dito kayo pumunta sa Taipei Main Station. Marami ng lockers dito kasi nga main station na siya. So maraming mga travelers ang dumadaan talaga dito. Dito na rin yung papuntang airport. Tapos may high speed rail dito papuntang Taichung. So main station talaga siya. Oh my god guys, pastries. Ang ating kahinaan. Yan oh. Ito yung sinabi kong HSR guys, high speed rail. Yan yung going to Taichung. Hanapin natin yung sasakyan natin papunta sa Rau, ha? Night Market. Okay, ito yung sasakyan natin guys. TRA, local train. Yung 2204. Sinerge ko lang sa Google. Ayan o. Oh. Isang sakay lang to Songshan. So, ito siya. Pasok na tayo. Okay, 2204 is 4A daw. So, dito tayo. So this is the local train. Meron pang isa guys eh. Pero ang sakayan ay dun sa Shimen, yung green line going to Songshan. Pero ito, iba to. Dito na tayo sasakay. 5 minutes lang pala guys, nasa Songshan na tayo. Mabilis lang no? Ito yung sinakyan nating train. Ngayon, nakyat na tayo guys. Okay, daan tayo dito sa 7-Eleven guys. Mag-charge tayo ng EC card. Kasi nakita ko parang 15 na lang yung laman niya. Okay, thank you. Okay, nakapag-charge na tayo guys. 100! Ang bango naman nito. Alam niyo guys, pag nasa Taiwan kayo, try nyo to. TX, ang bango niya. Anyway, diretso na tayo. Hindi ko lang alam kung saan tayo mag-exit, pero let's figure it out. So, paakyat na tayo, guys. Nagtanong tayo kay mama ang police. Pinakita ko yung picture ng night market. Sabi ko, how to go here? Sabi, upstairs, find a sign. May sign niya siguro tayo makikita dito na to Rauhe night market. Guys, ang cute. Isda. Isda ba yan? A whale. Whale pala. Ang ganda. Wala, madilim na sa labas. Oras na. 6:30. Citylink. Now, how do we go to the night market? Laki pala nung area na to, no? Oh. Ang sabi ay diretso daw tayo dito. Tapos kakanan. Ha, doon. Ayan, dyan. So, it's a 3-minute walk from here. Let's go. In fairness, hindi masyadong malamig ngayon, guys. Tingnan natin yung weather ngayon ha, sa weather app. Oh, 20 degrees! Kaya pala sakto-sakto lang. Hindi kagaya kagabi, parang 12 degrees yata. Imagine, tapos ganun pakahangin. Uy, nakikita ko na. Okay, dito lang pala siya. Ayan, tumatawid tayo ngayon. Eh, kung naaalala ko ng tama, ito yung exit ng MRT. Eh, hindi tayo nag-MRT, diba? Nag-ano tayo? Local train. Tapos, ayan na, andyan na yung entrance ng Rauhe Night Market. Tapos, may magandang temple din dyan. Mag-picture tayo dyan. I'm so excited to eat, guys. Grabe, gutom na ako. Ang huling kain natin is yung noodles pa kanina. Tapos, walang merienda. So, ayan, nireserve ko talaga yung gutom ko for tonight.
Ayun na yung MRT Songshan Station ng Green Line. Etong line na to guys, diretso ng Simending yan eh. Kasi Green Line siya. Pero yung sinakyan natin na Blue Taipei Main Station, di ba? Ang ganda ng temple guys. Oh, pa-picture tayo dyan. Ano to? Grabe, 1753 pa siya oh. Okay, simulan na natin ang food tripan guys. Ito ang una nating kakainan. Ang sikat na pepper buns. Tingnan nyo guys. Meron silang Michelin beef gourmand. Michelin in the plate. Pero guys, tingnan nyo naman yung pila. It's crazy. Ang daming tao. This is how they make the pie. And yung meat. Greens. Tapos pinapasok siya. Tapos dito nila niluluto guys. No? Dinidikit yan sa gilid eh. Panood ko sa isang YouTube video. Yan o, dinidikit sila siya. Ito guys, $60. Bil tayo ng isa. Thank you. Ayan, ganyan siya guys, niluluto. Dinidikit siya sa ganyan. Kaya pag sinerve, sobrang init pa. Tapos, ang crunchy. Galing, no? Okay, tabi muna tayo dito, guys. At try na natin ito. Ang ganyan. Ang ganyan. Yung tinapay nila, guys, akala ko palang siopaw. Hindi pala. Parang siyang toasted na tinapay. Tapos, ang sarap nung palaman. Yung meat sa loob. Malinamnam. Sarap. Sobrang init nga lang. Hipan muna natin. Ito siya guys. Isang buong meat siyang ganyan. Hindi lang pala puro pagkain dito guys. May mga damit din. So maraming variety. Hashtag JM recommends guys. Ang sarap. Tingnan nyo guys. Sumuusok pa. Oh. So sobrang init siyang isa-serve sa inyo. Kaya ang sarap. Nag-diretso tayo guys. Sila natin kung anong pwedeng mabili pa. Caramel coated na strawberry. Ito parang steak ko. Oh. Steakhouse ba ito? Yan. Dami rin kumakain ha. Ay, hot pot guys. Mukha masarap po. Hindi natin makita. Puro usok. Ayun pala. Ito parang dugo to guys eh. Duck blood. Kasi yung mga laman loob pa nilalagay. Alam nyo, mukha siyang masarap. Pero may naamoy akong unpleasant na amoy. Siguro isa sa mga ingredients no, na mga laman loob ganun. May unpleasant eh. Pero mukha siyang masarap. Pa dried fruits. Naka-sale guys, 100 na lang. Dried kiwi. Parang kiwi lang kilala ko. Ito parang kiamoy oh. Roasted beef. Ah, okay. Ayan. Ito ano to? Sausage. Chicken meat rolls pala siya guys. So, ang nakakain ako nito before. Chicken siya, tapos may palaman siyang parang rice sa loob. Ito naman ay inumin. Ayan, no, pearl milk tea, black tea. Oh, pusit guys. So, ang sarap. $100. Ganyan kalaki. Pwede na. Ito ano to? Parang mga laman loob din guys. Ay, ang bango. Ano itong paan ng manok? Ang laki naman ito guys. Parang amoy beef. Parang mga lite ng baka. Ganun. Gusto ko sana i-try. Kaso parang pang take away sila guys. Wala silang dine-in. Ang bango pa naman. Ito lalo. Alam mo yung matagal na nakababad na laman ng baka. Ay ito masarap to guys. Mushroom. Parang iniihaw siya. Tapos ayan yung mga flavors. Ang natikman ko dito before seaweed guys. Ang sarap. One please, a flavor, pepper salt, okay, $100. Ayan na guys, siluluto ng ating mushroom. Pepper salt yung napili nating flavor. Ayan, gugupitin niya. Tapos, saka lalagyan ng parang powder or seasoning. Mainit pa oh. Ang dami. Sa ating kayaya. Kung ganun, ang dami. Thank you. Ang dami niya nilagay na stick ko. Okay, try na natin ang mushroom. Ang dami guys, hindi ko maubos to.
Mainit pa. Ang sarap, guys. Hashtag JM recommends. Ang sarap. Alam mo yung ang lambot niya. Tapos pag ano mo, pag kinain mo siya, mukha siyang dry, di ba? Pero pag nasa loob na siya ng pimig mo, guys, ang juicy. Parang siyang squid nga eh. Sa lambot. Ang sarap. Masarap siya ng mainit pa. Kasi yung last time na nakain ko to, guys, medyo malamig-lamig na. Tumitigas yata siya, parang gano'n. Pero ito, since mainit pa, sarap. Ang dami pa, guys. Tingnan pa. But yeah, nasasarap pa naman ako. And tignan niyo, umuusok pa. So pag kinain mo siya, usok pa siya sa bibig mo. Ang lambot talaga niya, tapos ang juicy. One custard, please. Custard. Ayan, ito na siya, guys. Malagay siya sa isang ganito. Okay, ito na ang ating crepe. Crispy crepe pala siya. Tapos yung custard niya is parang feeling na icing lang na nilagay na ganyan. Okay. Saan ko nga ba natikman to? Natikman ko na to somewhere. Ang sarap ng custard, guys. Hindi ko maalala kung saan ko natikman tong ganitong lasa ng parang crepe na crispy. Naalala nyo ba, guys? Alalahanin nyo na vlog natin yun. Hindi ko lang maalala, but yeah, masarap siya. Hashtag JM recommends din. For only $60. Sop ng custard, hindi siya masyadong matamis. Habang palalim ng palalim yung nakakain ko, guys, pasarap siya ng pasarap. Ang sarap ng custard, bagay na bagay siya dun sa crispy na crepe. Guys, hashtag JM recommends. Ang sarap. Andito lang ako sa tabi. Ayan o. Parang may space dito. May building eh. Hotel siguro to. Or basta may malaking building. Ayan o. Ayan. Andito ako sa ilalim niya. Tapos, ayan na yung street nung Rauha Night Market. Busing ko muna, guys. Ninanamnam ko bawat pagsubo. Ang sarap. Okay, balik na tayo, guys. Sa pag-explore ulit. At pagpili ng next na titikman. Sarap, grabe. Ito parang mga hotpot din. Pamimili ka. Ayan. Ang ni hao pala is hello, no? Ni hao. Pag xie, ano, salamat. Thank you. Oh my god, guys. Ang ating favorite. Ang Taiwanese sausage. Ayan. Ito ang dami, oh. Parang 30... isa, apat 100 ba, ganun. Dito lang tayo sa 30, isa lang. Ayan. Okay, red to or if one. Small? Yes. Garlic, pepper. Garlic. Ah, garlic and pepper pala yung flavor, guys. Ang one yata is ipay. $30. Okay, guys, huwag na natin patagalin ito. Kainin na natin ang ating Taiwan sausage. Sarap talaga. Iba talaga yung lasa niya, guys. Alam mo, dito mo lang siya matitikman sa Taiwan. Ang init pa. Sarap. Ayan. Kaya tanong kung gusto daw ba ng garlic. Pwede yata siyang parte na ng garlic. Pantagal umay siguro. Sarap, guys. Okay, nadalakad na ulit tayo. Grabe, ang sarap ng Taiwan sausage. Ah, pig blood cake pala yung nakikita kong kulay itim. So, parang ano ba yung tawag sa atin nun sa dugo? Dugo ng baboy na inihaw? Ano ba tawag dun, guys? Betamax. Parang ganun dito. Ito, bilihan ng mga fruit juices. Naalala ko, nakabili yata kami dito nun ng papaya milk, papaya juice, kanyan. Ito, mga laman loob ulit, oh. Tama ba, laman loob? Pero may chicken eh. Chicken leg. Ay, ang laki, guys. Parang turkey. Ayan, no? And ang bango. Di ba, may mga tinda rin mga medyas-medyas. Tapos may palaruan din. Ayan. Strawberry, guys. Ito ulit yung ano, chicken na may laman. Ganon. May palaman. Ayan,
ito guys, hotpot ulit. Pero naamoy ko na naman yung unpleasant smell. Ano kaya yun, no? Ito, ang dami kumakain guys, oh. Oh. Ay, mukhang may Michelin Bib Gourmand din sila guys, oh. 2018 hanggang 2022, kaya pala ang daming tao. Okay, try natin to. Ayan o, ang daming kumakain. Okay, nakatayo ako dito and waiting to be seated. Kinakausap din ako guys ng Chinese. Baka siguro akong lokal dito. Ano order? Hindi ko rin alam kung paano sasabihin ano, one. Ito guys, oh, apparently para siyang pork ribs na malalaki. Yan yung kakainin natin. Laki ng lutuan nila. Pang isang buong linggo. Char! Okay, ang sistema pala dito guys is kailangan makahanap ka muna ng upuan bago ka umorder. Yan, nakatayo ako doon kanina. Sabi ko, order na ako one. Sabi niya, oh, kailangan mo muna maghanap ng upuan. So, ayan. Nakahanap naman tayo upuan. Ready to order na tayo guys. Alright, meron na yung order natin guys. Ribs nga siya. Parang rib soup. For $85. Ayun, bango. Kuha tayo ng chili. Ano ka ng chili dito? Ilaban natin yung chili kasi syempre. Hello. Yung iba binibigyan ng rice. Ako wala. So, ayan mo na. Hindi ko na rin alam kung paano umorder ng rice. Okay na to. Ang sarap naman kamay nitong ribs. Sarap. Parang may pagkalasang tsaa din siya guys. Sausaw natin sa chili. Ang gusto ni Papa. Tumahilig yan sa mga ribs. Tapos ang lambot. Hindi pa kasi siya makasama sa atin guys kasi busy pa siya sa work. Kasi diba nag-leave siya ng matagal dahil nung naoperahan siya. Ngayon nakabalik na siya. Marami siya inasikaso. Tsaka hindi ko alam kung pwede naman siya maglakad ng matagal. Kasi diba kakaopera lang niya. Kasi syempre pag out of the country trip, more lakad diba? Actually yung sausawan, hindi pala siya chili. Nagulat ako, ba't parang ang tamis? Ang namis-tamis yung sausawan guys. Nag-enjoy ako dito guys, ang sarap. Yan yung laki ng laman oh. Sarap grabe. Kailangan nga lang magaling ka mag-simot dito. Kasi sisipsipin mo talaga siya. Yun o. Pasawsaw natin sa sauce. Ang sarap ng sauce. Okay, so, ay, nalaglag. Oh, grabe ang sarap. Sarap. Ay, grabe, ang sarap guys. Winner dito. Kaya pala ang daming taong kumakain kasi masarap. For only $85, diba? Ayan siya. Diretso na tayo guys. Palang kailangan ko na lang inumin. Dami na natin nakain. Wala pa tayo naiinom. Sige, pili na tayo ng inumin guys. Uy, naalala ko tong place na to. Nakakain tayo dito before guys. Pero hindi ko pa pala kayo kasama noon kasi hindi pa ako nagbablog. Pero ayan, kumain ako dito nung last time na nandito tayo. Kasama ko yung Taiwanese friend ko. Mga ano yan, mga dessert. Parang crushed ice, tapos may mga red bean, ganun. Ayan. Oh my god, guys. Nahanap ko rin. Ito ang isa sa mga favorite ko dito. Ayan o.
yung ice cream siya na nasa wrapper, tapos may coriander. Tingin ko na banggit ko na ito sa vlog, na favorite ko nga yung ganito dito sa Taiwan, na ice cream na may peanut na may coriander. Sige, bili tayo nito guys. Alam nyo guys, parang alam ko na kung ano yung nababanggit ko kaninang unpleasant smell. Kasi diba sabi ko parang ang sarap niyang tignan, pero ang unpleasant nung amoy niya, parang stinky tofu. Ngayon ko lang naalala na sikat nga pala yun dito guys, yung stinky tofu na mabaho siya. Pero pag kinain mo, masarap naman. So nyo mag-try tayo. Tignan natin kung may madaanan tayo dyan mamaya. But for now, mag-ice cream nung muna tayo na may coriander and mane. Super favorite ko yan dito guys. As in sa lahat ng Taiwanese food, ito ang pinaka-favorite ko dito. Ayan na. May wrapper siya. Ayan na. Tapos nalagyan ng mane. Excited ako guys. Ang sarap niyan. Tapos ice cream. And then, coriander. Super sarap. Yes. Okay, guys. Ito yung mani niya, guys. Ang laki. Pakita mo pakinggan ng ito yung mani niya. Ang laki. But yeah, totoo naman, di ba? Ayan. Sabi, guys. Amoy na amoy yung ano. Stinky tofu. Baho. Pero nakakain ako nun before. Masarap naman. Basta may parang sausawa ng mga toyo. Ganun. Masarap. Sige na, huwag na tayo magpatumpik-tumpik guys. Kung nandito kayo sa Taipei, eto guys, ang pinaka-hashtag JM recommends ko. Huwag na huwag nyo kakalimutan. Uy, yung soup pala kanina na beef ribs. Hashtag JM recommends ko guys. Super sarap. Eto guys, super hashtag JM recommends ko to kasi favorite ko talaga to dito. Sarap talaga. Although kung hindi kayo mahilig sa coriander guys, pwede nyo yata wag palagyan. Pero ako kasi favorite yung coriander, di ba? Sarap. Ayan siya. Ganito yung itsura niya guys. Oh. Ice cream na may coriander na nasa lumpia wrapper. Ganun. Sarap. Ito na guys. Kaya pala naamoy ko na siya. Sineserve nila dito. Stinky tofu. Ayan o. Oh. As in gabi, amoy na amoy siya dito. Oh, ito guys, another food, pork knuckle. Grabe, favorite ni Papa yan guys. Ayan o. Favorite ni Papa to guys. Magkano yung ganito? 100? Naisip ko si Papa talaga ang best na dapat nakasama ko dito eh. Inaya ko kaya siya dito, kaso ayaw nga niya kasi nga ang dami niyang work. Ang taga niya nag-leave dahil sa operation. So next time na lang. Yan ang next nating itatry guys. Mochi Baby. Ah, Michelin recommended Mochi Baby. 2018 to 2020. Ah, diba? Let's try. Oh, Michelin guide. Oh, God. 2022 din guys. One please. Ay. Should I get some of the 50 small? Okay. Okay. 這個請您不要放那麼久不吃。 OK 了。謝謝。謝謝, thank you. Thank you. All right, another Michelin guide, guys. Mochi. Parang ganito yung ano, nakain natin sa Singapore, di ba? Tapos ganito rin yung powder niya. Masarap. Tama, parang kalasa siya nung matcha na nakain natin sa Singapore. Pero ito guys, may palaman pa siya sa loob na parang palitaw. Na may sesame seeds, tapos may asukal. Tapos saka siya, isasaw-saw sa powder. Hindi ko alam kung anong powder to. Pero, masarap. Hashtag JM recommend. Okay, balik na tayo dun guys sa pinasukan natin kanina. Kasi alas 8 na ng gabi. And babiyahe pa tayo pa uwi, diba? And naisip ko, makapagpahinga tayo na maaga ngayon. Dahil maaga tayong alis bukas. May tour tayo guys ng northern coast of Taiwan.
Yung Yalu, Chufen, Shifen, yan yung mga yan. Pupuntahan natin bukas kaya maaga tayo. So tara, balik na tayo dun guys. And hanap tayo ng inumin. Nauuhaw na ako. So yun yung lakad natin guys. Ang dami ng tao. Time beer. Taiwan craft beer. Ito mahjong guys. Oh, kung gusto nyo magmahjong. Ito milk tea. Ito ay, ano to? Namandob ulit. Ito mga dried fruits. Tapos ito naman parang hot star, malaking chicken. Ang dami, grabe. Talk about variety of food, ang dami dito. Sobra. Oh, ito may mga bra. Oh, wakol pala. Naamoy ko na naman yung stinky tofu, guys. Ito yung kinainan nating pork ribs. Hanggang ngayon, ang dami pa rin tao. Oh, di ba? Ang dami. Ayo, oh, para pala siyang bakot din ng Singapore. Ganun pala siya. Ayan guys, masarap din to yung sweet potato ball. Kaso hindi ko na kaya. Sa susunod na. Ayan guys, stinky tofu. Oh, naamoy ko na naman. Ang dami pa dito. Oh, ito bili natin inumin guys. Cranberry juice. Kaya ako pa nakita to, di ba? And ngayon, makakabili na tayo. Okay, inumin na natin ang ating cranberry juice. Ayan. May free taste siya, guys. Papa-free taste ka muna nila ng regular. Tapos tatanungin ka nila kung gusto mong mas sour pa ba. Kasi titimplahin daw nila. Galing, di ba? So, okay na ako sa regular. Ayoko ng sour. Ay, sarap. Ang refreshing after nung lahat ng pinagkakain natin, gabi. Ang sarap pa kainom ng cranberry juice. Nagkukulay ba siya sa labi? O yan talaga ang kulay ng lips ko? Wow! Lasyum! Ayan, sarap. Whew, busog na ako guys. Grabe, ang dami nating kinain. Hindi na muna tayo magsistinky tofu. Wow! Dahilan? Hindi, actually guys, nung nakaraan na nandito ako, nakakain naman ako ng stinky tofu. Hindi ko alam ngayon. Parang hindi ko kaya. Naamoy ko pa lang. Parang bumabalik na yung sikmura ko. Pero last time guys, nakaya ko naman. Kaya natin sa mga susunod na araw. Baka hindi ko lang feel ngayon. Kasi unang beses ko palang nanaamoy kanina. Nasabi ko agad ang unpleasant tong amoy, di ba? Yeah, try natin sa mga susunod na araw yan. Sige na, lakad na tayo papunta dun. Sa station at lumalamig na. Ayan na, malapit na tayo makalabas. Ayan na yung arco ng Rauha. Night market. Mga fortune teller siguro. Tama ba? Kapag-assume, no? Itong haba pa rin ang pila ng pepper buns. Tapos, may police station dito sa harap. Alam nyo guys, ang ganda rin itong Songshan area. Oh? Chill lang. Okay, sakay na tayo guys. Sakto, pagbaba natin ng station. Ito na. Ito ba yun? Okay, sige. O diba, dito na tayo sa Taipei Main Station guys. Maganda sakyan yung line na yun kung pupunta rin kayo ng Rauha. Dahil, one stop away lang siya. Hindi kagaya kapag nag-green line ka, ang daming stops. Same lang yata yung pamasahe, $15. Anyway, lakad na muna tayo palabas ng exit Z8. Yun na yung exit ng hotel natin. Okay, so nakalabas na tayo ng station. Tignan nyo yung Taipei Main Station sa gabi, guys. Ang ganda! BTS ang kulay. Kaso nahalangan ng EV bus. 100% electric, I know. But excuse me, I'm showing the Taipei Main Station. Char! Ang ganda, guys. So very BTS ang color. Purple! Ayun na, umalis na si EV bus. Oh, ang ganda, no? So, it's currently 9:02 na ng gabi and 18 degrees. O, diba? Kaya kayang-kaya natin ang lamig ngayon. Hindi ko kailangan yung coat. Kagabi, sobrang lamig. Ngayon, tamang-tama lang. Diyan lang yung hotel natin, guys. So, sa likod niyan. Ang lapit natin, diba? Yan ang kagandahan kapag malapit yung hotel mo sa station, no? Konting lakad lang, andun ka na. Dito na tayo, guys, sa 7-Eleven. Malapit sa hotel natin. Pumili ko nito, lemon drink. Kasi gusto ko maghati, pero ito yung nakita ko. So, ayan, at least may vitamin C na siya.
Ito na lang. $49. Natawa ko dun sa counter. Sabi natin, sorry ka. Akala niya ito, tayak. Ngayon naman, nagpapuntay kanina. China-Chinese-Chinese din ako, guys. Ngayon, Thai naman. Dito muna tayo sa baba. Maghahati muna tayo bago umakyat. Ito na siya. Sa isang box. Marami na siyang laman. Lima na. Tapos, $49 lang. So, less than 100 pesos. Pwede na, no? Okay guys, akyat na ako sa taas. Naubos ko na yung ating lemon drink. So sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. Ako super nag-enjoy ang concept ng mga kinainan natin guys. Sana natuwa kayo. So bago ko i-end itong vlog na to, please follow me on my social media accounts. It's JM Benkisha on Facebook and JM Sherry24 on Instagram. Nasa TikTok na rin ako guys at JM.Benkisha. Kung nagustuhan niyo itong vlog na to, please pakilike niyo naman and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next Taiwan vlog. Bye!